ay, sablay na nga po ba ang pagsasamahan ng mga magkakapitbahay? Chismis na lamang ba ang nakahain tuwing agahan, tanghalian, hanggang hapunan, isama na pati merienda sa inyong mga lugar? Ano nga ba ang pinagmumula ng mga chismis? May maganda bang idinudulot ito sa atin? Ipapaliwanag sa atin yan ng ating suking-suking sociologist, mapakumuman at mapahappy nai. Mga kasanla, kakasama natin si Dr. Gerald Abergos. Magandang hapon, Dr. Gerald! Magandang hapon, Spain. Magandang hapon dito, Winnie. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Ayun! Chismis! Gerald, meron ko ba alam? Sino ba na, paano ba na-invento itong chismis na ito? Or is it human nature? Or is it a form of entertainment? Ano ba? Chismis. Paano nga ba na-invento ang chismis? Kasi ang chismis po, kaya na-invento ang chismis ay yan. So, pag sinasabi natin chismis, it's more of information. Kaso yung information na yun, sometimes hindi totoo, sometimes hindi tama, sometimes hindi dapat sabihin, sometimes dapat itago na lang natin sa intimate numbers ng family or group natin. Ano ba ang nature ng chismis kasi? Ganito po yan, pagsisimulan po natin yan, kung ano po ang nature ng human being. Bakit po tayo mahilig sa chismis o nakikichismis o nakikinig sa chismis? It's because chismis po is information. And the nature of human being po is that kaya kailangan natin information is for our, practically, primal reason po is for our survival. Ano po yung survival na ito? Survival means, dapat anything and everything sa paligid ko, alam ko. Para I know how to move around people, I know how to move around situations. However, kapag sumobra na po itong information na ito, it becomes, you know, a sort of entertainment already na sometimes hindi na po maganda para lalong-lalo sa isang small community sa mga magkakapitbahay. At saka ang problema dyan, di ba, Prof, yung may dagdag o natitwist yung katotohanan. Yes. Bakit na ho ba nadadagdagan ang isang kwento? So it starts with yung isang kwento, isang information na maaring tama, maaring nakakabuti, pero nadadagdagan kasi eh. Bakit po ba dumadagdag? Yung tinatawag natin po embellishment. Kasi po, pag narinig ko po yung kwento, meron po tayong tinatawag natin mga biases, meron po tayong tinatawag natin na ano yung signature ko na ako yung makakapagkwento sa ibang tao. And with that, lumalabas na rin po yung personalities natin. At dahil kilala natin yung kakakwentuhan natin, nire-relay natin yung message in such a way that it would also highlight us as a storyteller and it would also fit dun sa receiver ng message natin. Kaya po nagkakaroon tayo ng somehow nagdadagdag bawas po sa supposed to be sincere at tamang information. To keep the interest of the audience, medyo, umaalis na sila, ayaw na nila makinig. Hindi kasi makinig kayo, dadagdagan ng bahagya, may mga ganyan. May ganun dito, Winnie, kasi, di ba, nature again of a human being na gusto natin na tayong papakinggan. Gusto natin na somehow we are center of attention and kapag yung information na yun ay supposedly magandang information, gusto po natin na sa atin number one manggagaling yun. Kaya sometimes dinadagdagan po ng embellishment ng kwento. Nagdedepende rin po ito doon sa nakikinig. That's why ang nature din po ng chismis, kaya nagkakaroon ng chismis, dahil po sa social control eh, merong tumatangkilik ng chismis. Pwede namang kwentuhan lang, pero pag ito tinangkilik, pwede naman kagad i-stop na kagad. Ayoko ng mga kwentong ganyan, hindi maganda yan. Pero pinapakinggan po eh. So natatangkilik ang isang chismis. Bakit pa? Gusto ko lang malaman, saan ang root word ng chismis? Kasi sa English niyan, gossip. Gossip, chismis. Linguistically speaking, hindi ko po alam, Miss May, kung ano ang chismis na kasi pero, baka naman may kinalaman sa mga misis. Siguro ang tignan po natin dito,
Mrs. Parang ganyan, no? Parang chismis, parang ganyan tayo, mga chismax, mga marites, mga ganyan, no? Pero tignan po natin kung ano yung synonymous terms ng chismis. Chismis, kwento, informasyon, balita, synonymous to that, isa lang ang nilalaman eh, information. However, kung ano ang pagtanggap natin o ano ang pag-embellish natin o kasalbayihan ng tao na gumawa ng kwento against another person, doon po nagiging negative ang supposed to be isang magandang social interaction, which is sharing information. Ay, Gerald, dito ka, pwede kayang dahil may mga judgmental na tao. Alam mo yun, kaya lumalawak yung istorya, meron silang sarili nilang POV o point of view na nabuntis si May ng ibang lalaki. Eh, paano ba naman hindi mabubuntis yan? Gabi na kung umuwi. Ay, umalay natin kung sino-sino mga kasama niya. Kumbaga parang At saka kung manamit. Oo, pinagtatagpi-tagpi. Palabas ng kaluluwa. Mga nakikita nila as against yung katotohanan. Tama dito, Winnie. Tama po kayo. Kasi as receiver of a message, we can't help but analyze things. Diba? Pag may napakinggan tayo, nagkakaroon tayo ng sarili nating opinion, and hindi lang siya opinion, sometimes based on personal experiences, sometimes based on academically natutunan, kaya bigla tayong nagdadagdag tungkol sa kwentong yun. Yung tinatawag ko po kanina, yung sinasabi ko po kanina, parang nagkakaroon tayo ng signature doon sa kwento na pinapamahagi natin. Now, is it right? Is it good? Tama din naman po na sometimes we think about it, we analyze. However, ano po, sinasabi natin, what is the materiality? Kung bakit mo ginagawa yon? Is it to tell an intimate group of people, family, or group of friends na talaga very close kayo for you to teach them, to educate them? Or baka mamaya, sinisiraan mo lang yung other person. Kasi po, lahat po tayo, everybody, meron po tayong mga kanya-kanyang kahinaan. Meron po tayong, tinatawag po natin, interiority. Sometimes, ang chismis po ay nagagamit ng ibang tao para, you know, pagtakpan po yung kanilang sariling kahinaan, at pag mahina yung ibang tao, yun ang tutuktukan ng bawat kwento, it makes them feel good knowing that, you know, somebody else is more miserable than I am. Oh my kahit goodness! Kahit totoo man o hindi. Oh my nakakalungkot goodness! Po. Nakakalungkot po. May ganun kaisipan? Yes po. Oh at sabi kaya sinasabi po natin niya, di ba, ang nature ng human being, ay sagad na po yun, nature ng human being is survival. You know, kapag ang isang tao ay hindi katanggap-tanggap sa isang intimate group, sa isang circle, ino-ostracize po yan eh, inaalis, iniiwan. Uh-huh. Pagbasihan po na outcast. Then ang yes sir. Yes tita. Hindi, para siyang outcast. Na outcast. Pagbasihan po natin yung mga bata, yung small kids na wala pang kamuang-muang or hatred sa puso ano. Pag may bata na medyo hindi nakikisama, na ayaw makipaglaro, na lumalayo, practically nilalayo po nila, iniiwan po ng mga bata, not because they hate the child or ayaw na meron hatred sa puso nila, hindi, it's just that person may not fit doon sa existing na group nila. Same as pagpataasin po natin yung idea, no, na for survival of a group, a community, ayaw po natin ng mga, alam niyo po yon, hindi ka nais-nais ng mga personalities for us to live together peacefully. Ganun po kasi ang nature ng chismis. Ganun po ang nature ng crab mentality ba? Pero doctor, karaniwang mga chismis ay nagmumula sa mga babae. Ang mga lalaki hindi naman chismoso. Ay, meron naku, din naman. Hindi, napaka-chismas chismoso pa mga lalaki kesa sa mga babae, kala mo ba? Talaga ba? Oh. Kasi ang asawa ko, pag may kukwento ako sa kanya, hayaan mo na yan, mga yan. Oh, yung mga lalaki dito, pabayaan mo sila. Lalo na sa ano,
sa inuman o kaya sa umpukan. Naku po, sabi ko sa iyo eh, diyan nag-uumpisa rin naman eh. Ano ba epekto nito sa Hindi po ako makikipaglaban kay Tita Winnie ito kung sinabi niya. Totoo po yun. Totoo rin po yun. Lalaki man o babae, same level. Kailangan po ng impormasyon. Kaya nga nagsisismisan. Ito po, meron po tayong tinatawag na kwentong barbero. Ano po yung kwentong barbero? Yung unfounded mga kwento. Hindi naman po natin sinasabing kwentong parlor. Ang kwentong barbero po is the term itself is a male gender, ano po yan, male barbero, lalaki. Parlor, so, babae. Ibig sabihin, ang kwentuhan, chismisan, kahit lalaki po, nakikipag-chismisan din. Pero yes. Tita May, tama yung sabi niyo na ayokong pakinggan yan, hindi ko gusto yan. Kasi po, the male person, kung sino man yung tao, you know, does not think that information can be used. Kumbaga, hindi ko kailangan yan, wala naman akong gamit yan, it doesn't concern me much. Which also holds true na ang mga babae po ay tinitignan ang maraming bagay na ang pag-iisip po ng kababaihan ay mas malawak kumpara po sa amin kasi nagko-compartmentalize po kami. Pero ang mga babae po, na lahat ng sulok ng kwento, talagang inaalam. Kasi po, kung wala pong mga babae, pataasin po natin ang level ng usapin po natin, ano? Kung wala pong mga kababaihan, paano po magsusurvive ang human race? Kaya kailangan po, information again, kailangan po na malaman ng mga nanay, ng mga kababaihan na ano ba ang kailangan ko malaman for me to protect my family, for me to protect my husband, my children. Ganun po eh. Malawak po ang pag-iisip ng mga babae, ang mga lalaki po. Mga lalaki po tends to compartmentalize ideas and kwento. Okay. Before we, bago natin palawikin ang mga battle of the genders, to wrap this up, Gerald, ano ba ang maipapayo mo sa ating audience para maiwasan ang paglaganap ng chismis sa kanilang community at mas mapaganda pa ang kanilang mga relasyon sa isa't isa? Tito Winnie, yung huling sinabi mong phrase, yung mas maganda pa ang relasyon sa isa't isa, doon po sana tayong lahat mag-focus na sa community natin, ano ba po ba ang kailangan natin? Ang kailangan natin ay magkaroon tayo ng magandang relasyon sa bawat isa. Yung gagawin po ba natin na ikwento ang isang bagay na medyo sensitibo, na hindi naman dapat ikwento at ikwento sa iba, magdudulot po ba ito ng kabutihan at maganda relationship sa atin bawat isa? So, in order for us to live harmoniously together, medyo tigil-tigilan po natin, bawas-bawasan po natin yung mga bagay na may nalaman ka, ikukwento mo pa, totoo man o hindi. It does not mean na hindi ko papakinggan kung ano may dumadating. Information po is still information. However, if I will use that information against another person, against a situation, doon po tayo mag-iisip. Ito po ba ay makakabuti sa akin at makakabuti sa aking mga kapitbahay, mga kasama? Yun, discernment. Discernment ang kinakailangan. O yan, mga Marites, mga Marisol, tigilan ang mga bibig na yan. Huwag nang masyadong magtatagpi-tagpi ng mga kwento at huwag magpapalaganap ng fake news para mas maging maalwan ang ating pagsasama. Diba? Maraming salamat sa ating BFF psychologist, tama ba ako? Sociologist, si Dr. Gerald Abergos para sa ating Expert to the Rescue. Thank you. Problema mo? Idulog natin sa eksperto.